Okay, siya nga pala, ito yung output nung black. So ito yung papalitan natin. Okay. So bubuksan na natin muna itong ano dumating na printhead na galing ng Indonesia. So ayan, no? Shopee International Platform. So ayan, Jakarta, Indonesia. Ayan na. So mukhang genuine naman kasi may ano hologram. And then meron siyang item o serial number. Wow, sealed siya. Ayan, sealed. Okay. So open na natin. Oh, ayan, ito na yung ano niya. Meron siyang item code o yung parang serial number. So ngayon ang next na gagawin natin, so take note, naka-off pa ang printer natin, ha. May proseso pag release ng carriage unit para mag-move siya sa gitna. Ito ang easiest way na gagawin natin. Open mo ng ganyan. Ito kasi hindi mo siya mahihila papunta sa center. So, ang easiest way is ito. Meron siyang ano doon, meron siyang parang white. Yun yung maharang sa carriage unit. So, lapit natin, ha. Ayan. Okay. Ayan. So, ball pen. Gamit ako ng ball pen. Itutulak ko lang yan. Ayan. Ito, itong white na to. O, tulak ko lang ng ganun. And then, pwede ko nang hilahin to. O, diba? So, hindi mo na kailangan mag-execute pa ng cartridge release dun sa control panel na naka-on ng printer. So yan, ito talaga pinaka easiest way. Okay. So next, tatanggalin na natin ang cartridge. Yan, so ito ang procedure naman. Before natin tanggalin to, i-lift natin itong ink cover. Yan, ganun din ito. Para ma-prevent yung flow ng ink papunta dun sa printhead. So next, ito na. I-press mo lang ito. Yan. Tapos, lift pataas. And then, yun na yung block. Tanggalin ang block. Yan. And then, install ang bago. Ayan. Ayan. Tanggalin ang seal. Ito, seal. And then, seal din dito sa taas. Ayan. And then, insert. Tapos, close. Down. And then, ito pa, may dalawa pa siyang lock. Ito, sa color, sa black. Tapos, pwede mo na siyang ibaba yung cover, yung ink. And then, close. Tapos, power on. Next natin gagawin, mag head cleaning muna tayo para
ma-refresh o mag-flow yung ink sa bagong print head. And then, saka tayo mag-nozzle check. Okay. Ang head cleaning nito, press mo ang tool icon. And then, press mo yung plus ng isa para mag-number 2. And then, start. Okay. Ayun. So nagpe-perform siya ng head cleaning. So, abangan natin. So, abangan lang natin na matapos. O, hintayin lang natin na matapos ang head cleaning. Okay. So, take note. Applicable ito sa iba pang mga Canon G-Series. Kahit yung old model na G-Series, same lang sila ng printhead. And then sa G10 series, G1010, G2010, G3010, at saka 4010. Sa mga bago ngayon, yung 20 series, G2020, magkaiba na sila. And then yun kasi meron na rin yung maintenance box na meron ng chip. So hindi mo na kailangan i-reset yung waste ink error, full error. Okay, mukhang malapit na tumatapos. Shout out sa mga viewers natin from India, Bangladesh, Indonesia, most of my viewers outside the countries are from that country. So shout out to you guys, and I'm very thankful you watch my videos even though the language is Tagalog, so I will put in only subtitle to for you to understand my language. Okay, so ngayon first head cleaning lang ginawa ko. Try natin mag nozzle check. So ang nozzle check nito is press mo lang tong tool icon ng isa, and then ayun, start na. Naka 1 lang yung display, start na kagad. Tingnan natin ha. Okay. Ang ganda, successful. Yes. Whew. Actually may konting kaba talaga pag binili mong printhead is online. Hindi natin alam eh. So yun, working. Working on black. Kaya yeah, medyo masaya tayo ngayon. So try natin mag photocopy. Okay, try tayo mag photocopy. Ito, ito, ito. Ito pala yung previous nyo. Try tayo mag photocopy nito. Ayan. Start. Color. Nasaan na yung si ano, si Catherine Bernardo? Happy New Year kay Catherine Bernardo. Ay, ito na lang ano, isa. Ah, ito yung output. So ayan. Try natin tong Hick Vision na brochure. Start. Mm-hmm.
Okay. Oh, wow, ang ganda. Oh. Ano? Tapos, try natin ito since black yung pinalit natin. Huwag naman to, ito lang. Ito dito. Tapos, color at saka black. So meron pala akong additional info doon sa warranty procedure ng authorized service center. Halimbawa, na ipa-repair mo siya doon sa authorized service center, nakapagpapalit ka ng printhead doon, and then ang ginamit mo pa rin is yung compatible ink na or hindi genuine na ink, void pa rin ang warranty. So, yun lang. Yun lang. Ayan o. Ganda o. And then, try tayo mag-copy ng black only. Ayan, mabilis yan. So, ayan. Ang ganda ng black. Oh. Okay. So sa price nga pala nito at saka yung link, ilalagay ko na lang dun sa description ng video ito, okay? So ito yung code niya, CA91 printhead QY68003. Sa color CA92. Okay. So that's all for now. See you on my next video, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.